Magandang araw mga bata. Para sa araw na ito, nais kong talakayin sa inyo ang tanka at haiku. Naiangkop na sa maraming bansa ang masasabing pinakasikat na anyo ng maiikling tula mula sa mga Hapon na tinatawag na tanka at haiku. Pumatok ang ganitong uri ng tula dahil sa taglay nitong sining at ang katangiang siksik pero sagana sa mga may pagkakaloob sa mambabasa. Sa araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku at makapagsusulat ka ng payak na tanka at haiku sa tamang anyo at sukat. Ngunit bago ang lahat, ating munang kilalanin ang bansang Hapon. Ang bansang Hapon o Japan ay kilala sa bansag na Land of the Rising Sun, bansa ng mga samurai at anime, bansa ng matataas na uri ng teknolohiya at higit sa lahat, bansa ng makukulay at magagandang kultura at mga ritual. Sa larangan ng literatura, ang mga Hapon ay nakalinang din ng sarili nilang literatura na nagmula pa noong panahon ng Nara, ang Kojiki o Records of Ancient Matters na naglalahad ng kasaysayan ng Japan. Ang Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves ang pinakaunang koleksyon ng mga tulang Hapones. Isa itong antolohiya na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Ano-ano nga ba ang katangian ng tanka at haiku? Paano sila nagkakaiba at paano sila nagkakatulad? Ang tanka ay maikling tula o awitin na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Umusbong ito noong ikawalong siglo. Ang karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod nito ay 77755 o kaya 57577. O maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuang pantig ay 31 pantig pa rin. Bawat tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan na puno ng damdamin. Ang mga karaniwang paksa o tema ng isang tanka ay pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Narito ang isang halimbawa ng tanka na pinamagatang Hindi Ko Masabi ni Keiichi Ryuki na isinalin sa Pilipino ni M.O. Jackson. Hindi ko masasabi iniisip mo, o aking kaibigan, sa dating lugar, bakas pa ang ligaya. Ngayon naman ating suriin ang bilang ng mga pantig at taludtod na meron ang tanka. Sa halimbawa na aking binanggit, sa unang taludtod ay mayroon tayong 7 pantig. Hindi ko masasabi. Gayon din naman sa ikalawang taludtod ay mayroon tayong 5 pantig. Iniisip mo. Sa ikatlong taludtod, mayroon naman tayong 7 pantig. O aking kaibigan. Sa ikaapat na taludtod naman ay mayroon tayong 5 pantig. Sa dating lugar. At sa ikalimang taludtod ay mayroon tayong 7 pantig. Bakas pa ang ligaya. Kapag pinagsama-sama ang bilang ng pantig ng tanka na ating sinuri, ito ay binubuo ng 31 pantig. Ito ay mayroong 5 taludtod. Sa inyong palagay, ano ang tema o paksa ng ating binasang tanka? Ang tema o paksa ng ating binasang tanka ay pag-ibig. Ngayon naman tayo ay dumako sa haiku. Ang haiku ay mas pinaikli pa sa tanka. Binubuo ito ng 17 pantig na may 3 taludtod. Ang hati ng mga pantig sa mga taludtod ay 5-7-5.
Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Kireji naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatlong parirala ng bawat berso. Ang mga karaniwang paksa o tema ng isang haiku ay kalikasan o pag-ibig. Ngayon naman tayo ay dumako sa isang halimbawa ng isang haiku na isinulat ni Basho. Ambong kay lamig, maging matching ay nais ng kapang damo. Sa unang taludtod ng ating binasang haiku, mapapansin na ito ay may limang pantig. Ambong kay lamig. Sa ikalawang taludtod naman ay mayroon itong pitong pantig. Maging matsing ay nais. At sa ikatlo namang taludtod ay mayroon itong limang pantig ng kapang damo. Sa kabuuan, ito ay binubuo ng 17 pantig na may 3 taludtod. Ang tema o paksa ng ating binasang haiku ay kaligkasan. Ang tanka at haiku ay parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin. Paano nga ba sumulat ng tanka at haiku? Sa pagsulat ng tanka at haiku, maraming bagay tayong dapat ikonsidera at isipin. Una, sinasabing damdamin o emosyon ang tula. Kung babasahin ito at makukuha ang tono, mas madaling mauunawaan ang mensaheng nais ipaabot ng nagsulat. Maraming mga tula ang isinilang mula sa pagiging isang awitin. May himig, may tono, para maipahiwatig ang damdaming nangingibabaw. Maaaring magpahiwatig ng saya, lumbay, pagkabigo, tagumpay o katuwaan ang isang tanka o isang haiku. Pangalawa, kagaya ng ating mga bugtong at salawikain, kipil o siksik ang pinakaanyo ng isang tanka o haiku. Ipinapaloob sa 5 o 3 taludtod ang mga salitang aabot lamang ang kabuuang pantig sa 31 o 17 pantig. Dapat pag-isipang mabuti ng manunulat kung paano niya pagkakasyahin ang diwang gustong ipaabot sa iisang saknong o stansa lamang. Maraming mga revisyon ang kailangang gawin para makasunod sa sukat ng bawat taludtod. Madalas ginagamit ang pagpapalit ng parirala, pagpapaikli ng pahayag o pag-iisip ng ihahalili na mas siksik pero lapat ang bilang ng pantig. Pangatlo, maaari ring magpanatili ng tugma o ang pagkakapareho ng tunog ng dulong pantig. Nakaaambag ito ng kariktan o husay ng tula. Ngunit iwasan ang paggamit ng mga salita na hindi naman angkop para lamang maging magkatugma ang mga dulong salita. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuti na ang paggamit ng mga hindi tugmang salita, ngunit angkop naman sa kahulugan ng tula. Pang-apat, sa pagsulat ng tula, tulad ng tanka at haiku, ito ay nangangailangan ng paggamit ng maririkit pero may tagong kahulugan ng mga salita na tinatawag na mga talinghaga. Kabilang sa pananalinghaga ang mga tayutay o figures of speech sa Ingles. Kabilang dito ang pagtutulad o simile, pagwawangis, metaphor, pagsasatao o personifikasyon o personification sa Ingles, pagmamalabis o exaggeration o hyperbole, panawagan, apostrophe at iba pa. Aking lilinawin ang tungkol sa mga uri ng tayutay o figures of speech sa isang video lesson na narito din sa aking channel. Ilalagay ko ang link sa description box sa baba, kaya make sure na mapanood mo rin ang aralin natin tungkol sa mga uri ng tayutay upang mas mapaghusay mo pa ang pagsulat ng tula tulad ng tanka at haiku. Ikalima, matingkad na katangian din ng tulang gaya ng tanka at haiku ang maging pandaigdigan ang paksa.
Halos lahat ng tao ay nakararanas ng lumbay o saya, o kung paano ang mag-isa o ang magpahalaga sa mga bagay-bagay o tao sa paligid, o ang mga namamasid na pangkalahatang pagbabago sa panahon, kaya makatutulong ito upang mas lalong mapatingkad ang pagsulat ng tanka at haiku. Ika-anim, bawat tula ay may persona na nagpapahiwatig ng himig o tono habang may kinakausap. Sa tanka at haiku, madalas na ang nagsasalita ay tao na maaaring nasa unang panauhan. Maaari niyang kausapin ang kapwa-tao at sabihin ang kanyang namamasid o nararanasan. Kapag nangungusap, may kakabit ito na tono o himig. Nalulungkot ba siya? Nag-aalinlangan? Nabubugnot? Masaya? Nagdiriwang? Nagagalit? Natatakot? Nanghihina o nagmamalaki? Ikapito, isang susi sa mahusay na pagsulat ng tanka at haiku ang pagiging bukas ng isip na baguhin ito para mas pumino at maging saktong-sakto. Mulit-muling pagsulat o pagre-revisa o rewriting ang karaniwang tawag dito. Ngayon naman, subukan ninyong sagutan ang mga sumusunod na gawain. Panuto, pag-aralan ang tanka at haiku. Puna ng wastong sagot ang mga kahon sa ibaba. Basahin natin ang tanka. Katangi-tangi, ikaw at ikaw lamang. Aliw ng puso, iingatan ka lagi, hindi ka na luluha. Ngayon, basahin naman natin ang haiku. Buhos pa ulan, ikaw ang magpatighaw, puso kong lumbay. Sa talahan na yan na nasa baba, inyong pupunan ang bilang ng pantig, bilang ng taludtod, sukat ng bawat taludtod, ang tema o paksa ng ating binasang tanka at haiku. Mangyari lamang na i-post ang lesson video upang bigyang daan ang iyong pagsasagot. Tandaan mga bata, honesty is the best policy. Unang sagutan ang tanka. Ang bilang ng pantig ng ating binasang tanka ay 31 pantig. Binubuo ito ng 5 taludtod. Ang sukat ng bawat taludtod ay 57577. Ang tema o paksa ng ating binasang tanka ay pag-ibig. Sa haiku naman, ang bilang ng pantig ay binubuo ng 17 pantig. Ang bilang ng taludtod ay 3. Ang sukat ng bawat taludtod ay 5-7-5. Ang tema o paksa ay pag-ibig. Ganito rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay, mga bata! Ngayon naman, tayo ay dumako sa ating pangalawang gawain. Panuto, pag-aralan ang tanka at haiku. Punan ang talahan na yan. Ating basahin ang tanka. Gabing tag-araw, maaga pa ang gabi. Araw lubog na, saan ang mga ulap, ang taguan ng buwan. Ngayon naman ating basahin ng haiku. Hangin o hangin, liparin ang tuluyan ang mga pait. Sa ating pangalawang gawain, ang ating mga hahanapin naman ay ang hatian ng mga pantig. Ang damdaming nangingibabaw, ang bahagi ng kalikasang ginamit, at paano ginamit ang bahagi ng kalikasan. Muli, mangyari lamang na i-post ang lesson video na ito upang bigyang daan ang inyong pagsasagot. Tandaan mga bata, honesty is the best policy. Una nating sagutan ang tanka. Ang hatian ng mga pantig ay
57577. Ang damdaming nangingibabaw dito ay pangungulila, pag-asa, at paghihintay. Ang bahagi ng kalikasang ginamit sa tanka ay araw at buwan. Paano ginamit ang bahagi ng kalikasan? Ito ay ginamit na puno ng emosyon at madamdamin. Ngayon naman tayo ay dumako sa haiku. Ang hatian ng mga pantig ay 575. Ang mga damdaming nangingibabaw dito ay pait, kabiguan at kalungkutan. Ang bahagi ng kalikasang ginamit ay hangin. Paano ginamit ang bahagi ng kalikasan? Ginamit ito sa paraang nakikiusap at madamdamin. Ganito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Kung tulad tayo ng mga sagot o malapit ang inyong sagot sa aking mga sagot, mahusay ang iyong ginawa. Tandaan lamang, mga bata, ang tanka ay binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Ang karaniwang hati ng pantig ng tanka ay 77755 o kaya ay 57577. O maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuang pantig ay 31 pantig pa rin. Gayon naman, ang haiku ay binubuo ng 17 pantig na may 3 taludtod. Ang hati ng mga pantig ay 575. Ang pinakamahalaga sa pagbasa ng haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Tandaan nyo rin na ang tanka at haiku ay parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Sana may natutunan ka sa aralin natin sa araw na ito. Tandaan, pandemya ay dihadlang sa pagkatuto at paglinang. Sikap at tiyaga ang kailangan upang pangarap mo ay iyong makamtan.